na walang choice ang tao. Kaya either na sumunod ka na lang o magpasakong ka dahil wala kang ginagawa. Either you are willing or not, you will, your tongue will confess that indeed, He is God. Makikilala at iyayal ang Panginoon at i-exalt siya sa pinakamataas na kalagayan na walang magagawa ang entire humanity. Even the demonic, mga demons, their tongue will confess that indeed, the Lord Jesus Christ is Lord. Satan himself will admit that, will acknowledge that. Kasi sinasabi na every tongue, enemy will bow and every tongue will confess. That is the name, above every name. No? So the humble incarnate Savior in the last days will be exalted as the Almighty and Sovereign Lord. And because of that, tayo po mga elect, eh meron mong assurance of our redemption? Makakasiguro po tayo ng 100% ng kaligtasan? Alam niyo po, ang ating kaligtasan, actually, it is already a present possession. But, there is an aspect of our salvation na hindi pa natin hawak, hindi pa natin possess. And that is the redemption of what? The redemption of our body. Yan ang wala pa. Tapos na yung salvation from the penalty of sin. Possess na natin yan. Binibigay na ng Panginoon yung salvation from the power of sin. Very presence, mga kapatid. Yan ang nananatiling magpano ngayon. Di pa ho natin na-claim. To wit, sabi ng Romans chapter 8, the redemption of our body. Kaya ka sabi ng Bible, is able to save them to what? To the uttermost. Dahil meron pang bahagi ng kaligtasan natin hindi matapos. Pero na sa kaduluduluhan, tatapusin ang Panginoon yan. Hebrews 7:25. Wherefore is able to save them to the uttermost, seeing He ever liveth to make intercession for us. Jesus is the author and the finisher of our faith. Pero bakit magalang pa rin ang Panginoon yan? Dahil siya po ay the exalted Savior, the Almighty God, ano? And gives assurance to our salvation. Our redemption will be certain and our place in heaven will be secured forever. Dahil kung nasaan siya, ay doon din po tayo. He will be honored and He will be obeyed by all and the entire creation. Nandito po sa passage po natin, no? Meron pong apat na bagay na ating makikita sa verses 9 up to 11 with regards to the exaltation of our Lord Jesus Christ. Pinag-usapan po natin the exaltation of Christ, and there are four things we can see in relation to the exaltation of Christ. Number one is the source of Christ's exaltation. The second is the title. Third is the response. And number four, the purpose. Dito po lahat yan sa verses 9 to 11. Una po natin aralin, no? Pag-usapan. The source of Christ's exaltation, verse 9. Wherefore, God also hath highly exalted him and given him a name. So that's the title, no? Which is above every name. Alam niyo po yung sinasabi niya na wherefore, no? Wherefore, for. Actually, it means for this reason. Anong reason? Because of what? Because of his humiliation? Or because of his humility? Because of his humiliation, the willing po niyang sinabject ang kanyang sarili sa isang pagpapakababa na beyond our comprehension ng Diyos na napakataas sa kalagayan, ay willing na maging pinakamababa sa mga tao. Nung tinatawag niya sa isang blasphemer, sa mamumusong, he was not defensive. He did not accuse them. He did not defend himself. He was not bitter. Ano? Kundi nagpasakop po siya sa lahat ng pangalimusta na ginawa sa kanya. Kaya sabi niyan, wherefore, for this reason, God hath highly exalted him.
At yun nga po sinasabi ko na yung exaltation na yan. Ano? Therefore, God has highly exalted him. Yan po yung tutukoy na joy. Yan po sa Hebrews chapter 2, verse 12. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Who for the joy? That is the joy of exaltation. That one day he will be exalted. That is why he was able to endure the cross, despise the shame. And now he was seated on the right hand of God. Alam niyo po mga kapatid, the way of exaltation, wala nang ibang way sa exaltation ng humility. Always. And if that is true to our Lord Jesus Christ, it will also be true sa lahat ng kanyang mga elect. Kung gusto natin ma-exalt, eh, kailangan din po natin ang humility. Humility will start at the moment of our salvation. Wala naman tao magsisisi ng kanyang kasalanan na hindi siya magpapakababa sa harapan ng Panginoon. Naaamin na siya yung makasalanan. Ano? So, the only way for our exaltation is humility. And someday, ang mga anak ng Panginoon will have an exalted position. Ano? Verse 9, wherefore, God also hath, hindi lang ordinary exaltation ito eh, highly exalted. That is actually a compound word, ano, sa Greek. Ang compound word yan is huperupso, from the word huper and rupso. Ano? Huperupso, which means huper, above. Higher, kaya may hyper, ano? Hyper. Huper, from the Greek word huper. And then yung Greek word na hupso, which means to lift or raise up. So God has highly exalted him, and there are four steps to the Lord's exaltation. Una na nga dyan, ano? Nabanggit ko na kanina, resurrection. Followed by his ascension. And then by his coronation, followed by his intercession. Alam niyo po, yung pong exaltation ng Panginoon, hindi lamang ito yung recovery ng nawala sa kanya, ng incarnate siya. Bago siya nagkatawang tao, he was already glorious. At sabi niya sa John 17:5, Father, glorify now thy Son with the same glory that I have before the world began. Nung siya po ba ay in-exalt, yun lang ba ang na-recover? Actually, mas marami pa eh. Hindi ito tumutukoy sa nature. Hindi ito tumutukoy sa essence. You know why? Nung magkatawang tao ang Panginoon, it did not change. Di ba? His nature and essence did not change. Walang magbabago dyan. Which means, when the Lord was exalted, when He resurrected, He did not become more perfect. Or He did not become more God or more divine. Kung wala namang nabago, He remained God. He remained divine. He remained a deity. He had the same nature kahit siya'y nagkatawang tao. Na nung siya po'y na-exalt, nung siya'y na-resurrect ng Panginoon, wala pa rin pagbabago sa kanyang nature at sa kanyang essence. So it is not recovery of what he lost when he incarnated. Hindi po yan ang nangyari sa exaltation. Kundi sa kanyang exaltation, mga kapatid, mas marami, it refers to what? To rights, honor, privileges, even responsibilities. Responsibilidad, ano? Mas marami siya ngayong natanggap na binestow sa kanya ng Ama. Mga karapatan, karangalan, mga privilegio, at even responsibility after he was exalted. At lahat po yan, mga kapatid, ay resulta ng kanyang pagiging obedient.
kagaya ng ni Isaac. Actually, Isaac was a good type of the Lord Jesus Christ. Kailan ibinigay sa kanya lahat ng ari-ari ng kanyang amang si Abraham? When he was willing to offer himself as the sacrifice to sa Genesis chapter 22. Di ba matapos na, alam niyo ba si Isaac, nung in-offer ni Abraham, hindi naman siya batang taslit eh. Nung iyan, ilalagay niya doon sa altar na bato para sunugin. Pero bago sunugin, uundayan muna ng sacrificial knife. Kunyar, kayang tumakas ni Isaac, pwede niyang buntalin ang tatay niya. Sabihin niya, tatay, nababalik ko na. Baka kailangan mong gisingin. Pero si Isaac, he was willing to undergo the process. Hindi niya maintindihan, but he knew something strange is going on. Bagaman din niya naunawaan. Sabi niya, tatay, tatlong araw tayo naglalakbay. Ngayon, nandito na tayo sa bundok na tinakdan ng Diyos sa Moriah. Here's the fire and here's the wood, but where's the sacrifice? Andito ang kahoy, andito ang pang-apoy, pero nasa na sakripisyo. Pero tatay niya napakatahin na kasagot lang, God will provide himself. God will provide himself a sacrifice. Napaka-revealing yung expression na yun. God will provide himself as the sacrifice. Ano? God will provide himself as the sacrifice. Kaya sabi ni Isaac, hindi ko maintindihan. Pero, sunod na lang ako. Tinali na siya at ipinatok sa kahoy, hindi siya nag-resist. Malaki na siya noon. In fact, mga 30 anos o 40 anos, mga magkukwarenta na siya noon. Dahil nung napangasawa niya sa Rebecca, he was already 40 years old, 40 anos na siya noon. Pero willing siyang sasakin ang tatay niya to offer sa Panginoon. Kaya yung sumunod na chapter 24, ano nakalagay doon? Tinawag niya sa Eleazar, dahil sabi niya, lahat ng aking ari-arian ay ipinapamahala ko na sa akin na umahanap ka ng kanyang mapapangasal. Alam niyo po, nangyari lang ng lahat niya. And Isaac was willing to offer himself as a sacrifice. Darunin sa Panginoon, because of his obedience, even to the death on the cross, wherefore God has highly exalted him and given him a new name, a new title, it is Lord of the entire universe. Walang pwedeng sumuway, walang pwedeng kumontest, kundi either by choice or by force, lahat magpo-profess, lahat magpo-confess that indeed he is the Lord. Wala silang magawa. Hindi nila kayang labanan ang Panginoon ng lahat. They could not fight him. Kaya, i-acknowledge sa nang talaga nila ng Panginoon na ang talagang tunay na. So, the title, no? Or I mean the source of Christ's exaltation is God. Ano? At then when nagsimula, nung siya po ay willing na mag-offer ng kanyang sarili. He was highly exalted. And the four upward ascent or step, no? Ascend his resurrection. Sabi sa Matthew 28:6, resurrect ang Panginoon. Sabi ng mga angels, mga babae, sila ikaw nauna, punta sa libingan. He is not here, for he is risen. Come, see the place where the Lord lay. Ephesians 1:19 and 20. Sign for us. Ephesians 1:19 and 20. And what is the exceeding greatness of his power to us who believe? According to the working of his mighty power, which he wrought in Christ when he raised him from the dead, and setting at his own right hand in the heavenly places. Alam niyo po, mayroon napaka-striking dito sa verse 19. Alam niyo po yung power na hindi naman po ang Panginoon Jesus ang nag-resurrect sa sarili niya. Ang nag-resurrect sa Panginoon Jesus ay ang kapangyarihan ng Ama. At yung power na in-exert ng Ama to resurrect the Lord Jesus Christ is the same power exerted on us when we were born again. Alam niyo ba yun? Ganon katindi ang power na yun. Yung kapangyarihan na gumana para i-resurrect ng Panginoon,
Yun din ang kapangyarihan na pinagana ng Panginoon nung tayo ay resurrect niya mula sa spiritual death. Yan ang sinasabi sa 19. And what is the exceeding greatness of His power to us who are to believe, according to the working of His mighty power which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand on the heavenly places. So the Lord was resurrected, and according to Acts 1:9, He ascended, and while they beheld, a cloud received Him out of their sight. That is Acts 1:9. Nag-ascend ang Panginoon, umakyat sa langit. At nung siya umakyat sa langit, He was coronated. Ano? Siya'y kinoronahan. At his, after His ascension. Sabi sa Hebrews 2:9. Sabi po natin ang Hebrews 2:9. He is now seated on the right hand of God. Nakaupo sa kanan ng Ama. Alam niyo po, huwag tayo masyadong ma-question sa Bible, no? Marami kasing mga nasulat sa Bible, hindi natin kayang maunawaan dahil sa limitasyon ng human language. Hindi kayang i-explain lahat ng lahat-lahat sa pamamagitan lamang ng human language. Kaya kung ano lamang ang maximum na makakaya na pwedeng magamit sa human language to explain heavenly things, eh, tinitake advantage na lamang yun. Pero hindi pa rin yung sapat para kailuwanan. Lalo na ang Book of Revelation. The Book of Revelation is highly figurative. Highly figurative ang Book of Revelation. Kaya kung ano na lang ang nakayanan ng human language, ginagamit na lamang yun. Isa na dyan, no? Ang Panginoong Jesus ay nakaluklok sa kanan ng Ama. Eh, kanan ka ba yung Ama? Meron bang kamay ang Ama? Meron na wala? Ang kamay, mga din eh, mga karakteristik ng tao yan eh. Diba yung magkaroon ng kamay? Mga body parts yan eh, ng tao eh. Eh, ang Diyos, Espiritu. Paano magkakaroon ng mata? Paano magkakaroon ng kamay? Paano magkakaroon ng paa? Kaya huwag kayong mahanap ng trono sa langit at nandun yung Ama, ang Panginoon, nakupo dun sa kanan. Pero kapag sinabing kanan, what comes to your mind? Diba power? Kapag sinabing kanan kamay? Kanan kamay ba yan? Right hand yan? Kanan kamay ba yan? Sige, pumapakalawa. Diba? Pumapakalawa. So it signifies power. Diba? So the Lord Jesus Christ was highly exalted. Verse 9. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels of the suffering of death, for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. He was crowned in great honor and glory. And the fourth step up of the faith is his intercession. Isang privilegio at responsibilidad na binigay sa Panginoon, and that is to intercede. Romans 8, verse 34. At yan po, magpanglang ngayon ay ginagampanan ng ating Panginoong Jesus. Romans 8:34, Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather that is risen again, resurrection, who even at the right hand of God, he was coronated, who also maketh intercession for us. So for the most part, the Lord's exaltation involved the restoration of what He eternally possessed before His incarnation. But more than that, mas marami pa po ang naibigay sa Kanya nung siya po ay ma-exalt. Okay? So it does not refer to the fact na sa Kanyang divinity, hindi po nadagdagan ang Kanyang pagka-Diyos, or hindi nadagdagan ang Kanyang pagka-perfect, dahil hindi naman po nababa yan.
Nung siya po ay magtatawag-tawag, it refers to rights. He was given more rights, more privileges, more honor and responsibility. So it is not simply the reversal of his incarnation, hindi lang yun. Okay? Kundi mas marami pang binigay sa kanya. At isa na nga dyan, mga kapatid, no? Because of his obedience and his willingness to sacrifice himself for the redemption of the elect of the Father. Eh, isa po sa mga nabigay sa kanyang privilege, mga kapatid, is that he will become the final judge. Pagdating po natin sa pag-uupon, hindi po tayo haharap sa Ama. Hindi po Ama ang ating makakaharap. Ang makakaharap natin sa pag-uupon ay ang Panginoong Jesus, the Lord Jesus Christ. Ano sabi ng 2 Corinthians 5:10? For we must all appear before the judgment seat of Christ. Referring to the believers, kahit mga mananampalataya, ang judge kung kanino tayo harap ay walang iba kundi sa Panginoon Jesus. Every one of us will give account of himself to God. So binigay sa Panginoon yung honor, yung karangalan ng lahat ng tao, ligtas o hindi ligtas, ay sa kanya magbibigay ng sulit sa wakas o sa huli. Lahat tayo ay magbibigay sulit. We will, all of us will give an account of himself to God. At yan ay ang Panginoong Jesus. For we must all appear before the judgment seat of Christ. 2 Corinthians 5:10 and John 5:22. Sign po natin ang John 5:22. Ang karapatan ng kapatid to judge ay binigay lahat sa anak. John 5:22 and 23. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth the Son, honoreth the Father, which hath sent him. Ang sabi sa verse 22, but hath committed all judgment unto the Son. So yan, mga kapatid, ang isang rebeleyo. At the same time, responsibilidad na po na naibigay sa Panginoon Jesus because of his obedience and because of fulfilling the redemption plan for our sake. God have highly exalted him. Actually, yung title na Lord of Lords, the Lord, will be expanded pa yan eh, to become King of Kings and Lord of Lords. Wala na talaga na yan. So, ang pinag-usapan niyan is the rock. Pag ikaw ang Lord, wala nang tataas sa iyo. Ikaw na nga ang Lord eh. Diba? When you are said to be the Lord, no one is above you. Alam niyo po ba, mga kapatid, noon pong nag-incarnate ang Panginoon, isang bagay na hindi kayang harapin ang ating pag-iisip, ano? Yung pinagdaanan ng Panginoon, incomprehensible ito eh. When the Lord incarnated to become our mediator, naging God-man siya. Alam mo yung God-man? 100% God and 100% man. Hindi po yan 50-50. Kala niyo ang Panginoon, 50% God, 50% man, di ho? When the Bible says he's the God-man, he is 100% God and at the same time, 100% kailangan niya maging mediator. And as mediator, kailangan yung interest ng bawat party nire-represent mo. Kailangan wala kang bias. Di ba ang referee ganyan? Bakit ang suot ng referee gray? Nabuhan niyo ba yun? International color ng referee? Gray? Neutral. Kailangan wala siyang kinikilingan. Halimbawa na lang kung binayaran siya. No? Pero kung matuwid na referee, eh, ano yan? Talaga, patas na pagre-refer yan. Mali, kumali. Kagabi, napanood ko yung laban ng Batang Gilas sa 16 countries na nag-basketball. Hindi hirap. Pang 15 tayo.
Panlibid-libid pa tayo. At least may tinalo tayo yung host country, no? Ang host country is United Arab Emirates. Alam nyo kung saan tayo talo? Sa hype. Sa skill, wala. Baga, pumapantay, baka nakakagi tayo sa skill eh. Pero iba talaga yung, ano, yung tangkad. Okay lang kung isa lang matangkad eh. Pantay-pantay na matatangkad ang kalaban mo eh. Maka, ano doon? Ordinary height nila, 6'6". Sa atin, 6 or 6'3". 6'3 na pinakamataas sa mga... Hindi, talaga naman. So ang referee, kailangan yung interest ng isang team, tinitingnan niya. Pero kailangan pantay din ang pag-promote niya sa o pagtingin niya sa interest ng kabila. Yan ang mediator. Hindi pwede maging mediator, Diyos lang at mediator na. Eh, hindi mediate niya, tao eh. Kailangan tao rin siya, right? Kasi yung interest ng tao, kailangan dalhin niya sa Diyos. Pero kailangan, hindi rin ikaw kompromiso ang interest ng Diyos. So kailangan pareho. 100, he must be 100% God, and he must also be what? 100% man. At dahil ang Panginoon, ganyan siya. He is the only qualified mediator. Galing po mga kapatid, hindi kaya arumin natin isipan na ang Panginoong Jesus po ay nagkatawang tao. Hindi na po magbabago. Magpahanggang ngayon, ang Panginoon, Panginoong Jesus ay nananatiling Diyos, pero ngayon po ay nananatiling tao na. Hindi na po magbabago yan. Kaya niyo yun? Kung kayo yung Diyos, you will take the form of man and will stay like that forever? Tinake mo yung form ng mas bababa kaysa sa'yo. Mababa pa nga sa anghel eh. Alam niyo ba yun? Ang form of man, mas mababa pa yan sa anghel. At kinuha ng Diyos yan. At hindi na po yung mababago magpakailan. Pero mga kapatid, yung kanyang pagiging tao, involved pa rin po yan, yan mga kapatid, ano? May relation pa rin yan sa kanyang ministry sa atin. To be what? To be what? To be our intercessor. Kaya nga, yung, sa kanyang exaltation, ang daming nangyari, hindi lang mabawi yung glory. Ang dami niyang privileges, honor, at the same time, responsibilities na nadagdag sa kanya. He will be the judge of every human being. Hindi lang yun. Siya ngayon yung nag-intercede para sa mga elect. At hindi magagawa ng Panginoon Jesus yan kung hindi po siya nagkatawang tao. Alam niyo po bakit, family? How can he be able to intercede for us? Or paano niya perfectly ma-promote or magiging concerned o maintindihan yung ating kalalagayan kung hindi siya naging ganun. Right? Kung hindi siya naging tao at naintindihan niya at karanasan kung anong ibig sabihin ng maging tao. Hindi ka parang ka-plastikan lang yun? Kung baga may ipopromote mo lamang o masasabi mo lamang o mag-intercede ka lamang ng buo kung ikaw mismo ay nakaranas na na maging ganun. At yan, mga kapatid, ay napagdaanan ng Panginoon Jesus. Kaya he is a very much qualified intercessor for us. Ano po sabi sa atin ng Hebrews chapter 2, verse 18? Hebrews chapter 2, verse 18. For in that he himself hath suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Yun ang ating benefit ngayon bilang mga anak ng Panginoon. Meron tayong high priest na nag-mediate, nag-intercede para sa atin, at naunawaan kung anong
ibig sabihin ng maging tao at pinagdadaanan ng tao dahil sa mismo buhay naging tao. At dahil sa katawang tao, Panginoon, ay kaya po niyang encourage and not only encourage but to strengthen. And what else? Encourage Christians, especially who are being tempted. Second verse, Hebrews 4, verse 15. Kaya nagpapalakas loob ito eh. Nagbibigay lakas loob sa atin. Verse 15. Hebrews 4, 15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. So hindi siya yung nagkukunyakunyarihan lamang na, Ama, kapagano naman yung tao, lalo na yung mga elemental, mahirap naman talaga yung kanilang kaalagayan. Hindi naman yung naranasan. Eh naranasan ng maging tao, alam niya ang ating mga ano, infirmities. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted. At yung temptation, dalawa yung ano yun eh. Dalawa yung direction yun eh. Alam niyo ba yun? It could be trials or what? Enticement. Pareho, tinutulungan tayo ng Panginoon. Sa ating mga enticement, meron po mga temptation na ang ibig sabihin, ina-entice ka para magkasala. Parang sinisiduce. Alam niyo ba yun? Sinisiduce ka na magkasala. Meron ganong classic temptation. Yan ang sinasabi ng James 1.13 na let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted the enemy. So, tinutukoy niya ng temptation is enticement to sin. Ang Diyos, hindi niya gagawin yan. Yung tutuksuin ka niya para ka magkasala, hindi gagawin ng Panginoon yan. Kundi tutulungan ka pa nga ng Panginoon, napapagtagumpayan niya. Pero bakit sinasabi sa Genesis 22 na, and God tempted Abraham. Anong classic temptation yun? It is a kind of testing which makes trial. Anong trial? Para malaman? Hindi. Para ma-practice. Kumbaga, gawa ka ng isang bagay, kailangan mong i-test, di ba? Okay, yari na. Kompleto na lahat. Iba din yan na. Susiyan na natin. I-test na natin na yun. Ganun din tayo. Binigyan tayo ng pananampalataya, binigyan tayo ng maraming mga pangako para lumaki ang pananampalataya na yan. Kailangan ma-practice yan. Paano ma-practice yan? Eh, dinibigyan ka ng Panginoon ng mga sitwasyon, mga situational, na mga circumstance, mga situation na para matest yung faith mo, para ma-practice mo, magamit. Hindi para, ay, alam ko na. Alam ko na na si Gilbert pala eh, ako pa rin ang choice niya kahit na opera siya ng malaki, ng demonyo, ng malaking pera. Ako pa rin ang pipili. Naalaman ko na kasi nasubukan ko siya. Hindi ho ganun yun. Hindi na kailangan gawin ng Diyos yun. Alam ng Panginoon ang isipan natin. Alam ng Diyos ang puso natin kahit hindi pa nangyayari yun. Ang ibig sabihin ng trial ng Christian, tinatry ng Panginoon Christians, binibigyan tayo ng mga sirkumstansya, ng mga sitwasyon para matesting mo yung pananampalataya na yan. Tinuruan tayo ng kanyang salita. Binigyan tayo ng mga teachings. Binigyan tayo ng mga pangako para palakihin o para ma-expand yung pananampalataya na yan. Para lumaki ang pananampalataya na yan. Pero kailangan ma-practice. Pa-exercise. So, paano mo pa-exercise siya? Ito lang mapasuot ka sa mga mahirap na situation. Yung mga walang pera, walang kakapitan, walang mahalapitan. Doon mo yung magaganahin yung mga narinig mo mga promises. I will never leave you, nor forsake you. Doon mo ngayon pa-practice yung call on the Lord, hindi yung call the goodbye. Who to them that go to Egypt for help, but forgot to call upon God. Sa kakakapit, sa Panginoon, sa patalim. Diba?
pagbigyan ka ng ganyan sitwasyon sa kakakapit, sa katalik mo, sa Panginoon, doon mapapractice yan eh. So mga kapatid, sabi ng Bible, there tayong helper. Ang ating helper, ang Panginoon Jesus. He is our high priest who was touched in the feeling of our infirmities. Because in all points, he was tempted like as we are. He was seduced to sin by Satan. Tinempt siya na magkasala dun sa 40-day fasting niya. Remember that? Turn this stone into bread. Cast yourself into his temple. Worship me. Diba? Enticement to sin yun. At ang Panginoon, marami rin mga mahihirap na sitwasyon na pinagdaanan. Sabi niya, foxes and holes, birds and nests, wala nga akong sariling bahay. Nagdusa ang Panginoon, naghihirap ang Panginoon. Pero hindi siya nag-complain. Hindi niya sinabi, tinatapos ko na ang pagiging tao ko. Babalik na ako sa langit. Kundi pinagdaanan niya kung ano yung sabihin na maging mahirap, ang magutom, ang mapagod, ang mabuyat, ang masaktan, ang alipustahin, ang hamakin, ang saktan, ang bubugin. Dahil ang Kristiyano nakakaranas ang lahat ng yan, ang maabuso, ang ma-persecute, ang mawalan ng ari-arian. Kaya sabi ng Bible, right now, we have a helper, a high priest, who intercedes for us because in all points he was tempted like us we are, yet without sin. Kaya may encouragement sa atin ng mga kapatid, let us therefore come boldly into the throne of grace in order to find grace in time of need. Bakit mga kapatid? Lalakas ang loob mo. Alam mo mayroon kang tulong eh. Lalakas ang loob mo. Hindi yung malakas ang loob ko kasi marami ako savings, nanalo ako. Hindi yun ang sense of security mo. Wala doon yung sense of security mo. Hindi yung malakas ang loob mo dahil marami ako kaibigan kumpay, sa text ko lang yan, nakakaroon pa sa dito yan. Hindi doon ang sense of security mo. Kundi you feel secure dahil alam mo meron ang Panginoon na sa kanila. Amen. At siya yung nag-encourage na come to the throne of grace. Let us therefore come boldly into the throne of grace because our high priest, our mediator is there. He helps us and he intercedes for us. Kasama yan sa bagay-bagay na nadagdag sa kanya. Siya po ay resurrect at na-exalt ng Panginoon. Hindi lang nabawi yung glory na nawala kung siya nagkataong tao. Kundi, i-restore lahat yan at the same time, marami pang naibigay sa kanya. Because God has highly exalted him. Mamayang hapon, mga kapatid, ano, mapag-uusapan natin, tayo rin damay dun. We will also be exalted together with our Lord Jesus Christ. Hindi lang ang joint heir. Hindi lang ang tayo joint heir with Christ. Kundi yung title ng Panginoon, damay tayo rin. Tatatakan din tayo rin. Yung title ng Panginoon na Lord, itatatak sa atin yun. My Lord, my God, you Jerusalem, lalagay sa noon natin yan. Ano? Sa ngayon, parang hindi natin ma-appreciate masyado, ano? Pero sa kilang buhay, doon natin malalaman ang meaning niya. Bakit tayo meron yan, ano? Pero isa yan sa isang bagay na mababahagi sa atin ng Panginoon sa kanyang exaltation. That we will be exalted together with you. Salamat po Ama sa inyong kadakilaan. Salamat po Ama sa kila, kadakilaan ng pagpapala. Grasya Ama na pinakita at din sa habag Ama na pinakita sa amin. Salamat po Ama sa napakalaking pagpapala na biyaya na nagintay sa amin. At sa maging kalagayan namin balang araw. Salamat po Ama sa napakaraming privilege. Wala kaming nagawa Ama at piling maibayad sa lahat ng gusto ba libre lang ang pinagaloob dahil sa inyong biyaya haba ng pagmamahal. Bawat po Ama sa napakaliit naman na pagkilala pagtanaw ng utang loob Ama at pagdapti Ama sa lahat ng mga benefit ng pinakalawa. Tawa po Ama, parating na namin very conscious Ama na ito'y suklihan naman ang aming pag-ibig, suklihan ang aming
katapatan ng aming pagmamahal at pagdunod po. Balamin po, Ama, ang malamya at balamin na paraan ng aming pagpapasalamat ng mga sarap mong binibigay sa amin. Patawad po, Ama, sa mga pagkagulang niya. At aming niyabili naman ang bawat isa sa amin sa araw nito sa aming pag-uwi na may hindi kong gabayan. Ang kapit ng ligtas at ganyan po, Ama, sa lahat ang dinadalangin ng mga nasa karamdaman. Lalo lalo na po, Ama, ang anak ni Lorna at ang kalusugan ng pinakasak sa inyo. Maging mga kapatid na na-exam sa oras na ito, Ama, maging mga ito pa rin. Maging mga kapatid na may karamdaman sa kanilang mga katawan na may pagkakalitin niyo po ang mga kanilang lakas at sigla. At kayo po ang patuloy na mahayag at mataas man sa aming gawa ng mga hapon. Lahat po ang mayanin ng pinagpapasalamat at pinadalangin sa kanilang pangalan ng Panginoon Jesus. Ang maga po, kamayan po natin po.